Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito kayo tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat, Kabayan TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat, Kabayan TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat, Kabayan TV. At syempre, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas kagaya nito. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat, Kabayan TV. Aba, it's all about China, ha? Pasok! Tumigil kayo sa inyong pambubuli. Walang mangyayari. Di ba? Pag hindi kayo tumigil, di subukan ninyong pumasok rito with all the edcasites in place and with all the backings of the international community with us, Japan, Australia, South Korea, America. Sabi ng Department of National Defense, mga kababayan, na kailangan pagandaan natin ang mga contingencies in case magka-problema, mga kababayan, sa Taiwan with all the threats na ginagawa sa ngayon, mga kababayan, ng China. Sabi rito, DND, it's vital to ensure safety of Filipinos in Taiwan. Napakarami kasi yung mga nagtatrabaho na mga Pinoy sa Taiwan. Pero sabi ng mga nag-chat sa atin po dito, normal man lang daw po sa kanila. Parang wala man nangyayaring unusual po. Yung mga kwento daw, nandito man lang sa Pilipinas. Pero doon sa kanila, wala man na niya. Tahimik. Kung tutuusin, no, ayaw tumigil. Kung hindi man titigil ang China sa pambubuli talaga dito sa Pilipinas, kung talagang magmamatapang sila talaga, nasa kanila na yung problema nun. Wala na sa atin. Diba? Pero talagang kapag nagkaroon talaga ng matindi-tinding initan ang bansa natin tsaka yung bansa nila, marami talaga silang makakabangga dito sa atin kapag sinubukan nilang pumasok. Pero talagang tayo ay magiging palaman, no? Sa dalawang malaking tinapay na magbabanggaan. Dahil sigurado ito ang pinakamalapit eh. Ito ang babanata nila ng China eh. Di ba? Talagang magiging apektado tayo, no? Na sana naman, wag naman sanang mangyari, no? Pero siyempre naman ito kasing China eh, kung nambubuli, ayaw pang tumigil. No? Nanonood pa naman ako lagi ng mga kumpu-kumpu nyo, yung mga ano, di ba? Tsaka isa pa, naniniwala pa ako sa pungsuy. Oh. Kayo talaga? Totoo ba yun, mga kababayan natin dyan sa Taiwan, na dito lang yung tensionado? Pero dyan mismo sa inyo, na kung saan kayo nagtatrabaho, tahimik man lang. Pero mag-ingat po tayo sa katahimikan, nakakabingig katahimikan. Kasi may kasabihan na tayo, di ba, na come before the storm, anya. Pero siyempre, hindi man natin po wini-wish siya. Pero importante, yung paghanda. So tama lang itong sinasabi ng Department of National Defense. So sabi rito, the DND on Saturday reiterated that while the Enhanced Defense Cooperation Agreement is not directed towards any country, it is important to prepare for all contingencies to ensure the safety of Filipinos abroad. Kasama siyempre rito yung Taiwan. So, this statement follows Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian's warning against the Philippines allowing the United States to use its military bases. Hindi mapakali po yung China. Ngayon sila hindi napapakali kasi masama kasi po. Sabi natin, palagi, masama kasi yung intention ninyo na mga Chinese. Hindi yung mga Chinese dito po, yung Chinese government. Kung hindi masama yung inyong intention, well, hindi man kayo magre-react ng ganito na nagiging hysterical na kayo. Lagi naman namin itong ginagawa, yung military exercises, yung edcasites, 2014 pa. Bakit ngayon lang kayo nagre-reklamo? Paano? Talagang nag-iisip sila na baka mamaya sinasabi nila nagpa-practice tayo, no? Na dito sa Pilipinas na laban sa kanila. Para nagtatamang hinala sila eh. Dahil diyan sa agawan na yan sa West Philippine Sea. Basta sabihin ni ano,
Siguro naghahanda na tong mga to para sugurin tayo, gerahin tayo. Diba? Parang green-minded na sila masyado. Green-minded ba yun? Parang bastos yun, diba? Pero wala naman tayong intention na ganun. Na sinabi nga ni Sir na matagal na talaga itong mga training exercises na ginagawa natin kasama ang Amerika. No? At saka matagal na natin silang kaibigan eh. No? Di ba? Kasi nga, porsigino kayo rito sa mga plano ninyong hindi maganda. Hmm. Kaya kami, nagka-counter counter actions din kami. Hindi para kung sa ano pa man, kundi for the defense. For the defense ng aming, ano, ng aming bansa. Hindi para umatake tulad ninyo. Ang plano niyo sinabi na ninyo mismo na you will use force to reunite Taiwan. Di ba? O talagang sinasabi ninyo yung intention. Kami, wala man kaming ganun. Mm. We are to for the defense. We are for the defense of our country. Ganun lang. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, huwag niya kayong mag-alala. We will not attack. The EDCA sites are not for attacks. Mm. It is for, they are for the defense of our territory. Kasi di ba may kasabihan, kung sino yung gustong gumawa nun, siya yung naaapektuhan. Di ba? Kasi sila yung parang sila ata yung nagpaplano ng mga ganyan, yung mga pagsugod-sugod na yan. Sila yung nagpaplano na parang warpek-warpek na yan. Pero tayo, wala naman tayong ibang pinaplano, no? Kung sino yung unang naapektuhan, kung sino yung unang nag-iingay, siya apektado eh. Na, di ba? Inatumbok ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung tamang ano, tamang balasa ng baraha. Kaya parang sinisilaban yung pakiramdam ng China, mga kababayan. Kaya sabi po ng Department of National Defense, we reiterate anya that our primordial concern in Taiwan is the safety and the well-being of the Filipinos living and working in the island. Amid the tensions in the cross straits, however, the department deems it prudent to prepare for any contingencies to ensure the safety of Filipinos overseas, especially those based in Taiwan. Sabi po nila, the DND said that it takes exception to the statement made by the Chinese envoy. In the midst of the complex regional security landscape, the DND seeks to improve the Philippines' defense capabilities through all the means available to us. And that is part of the rights of any country for that matter. Hindi lang tayo. Lahat ng bansa, may defense. May Department of National Defense. At dapat hindi natutulog yung nandyan sa ating national defense. Nakamasin palagi. Di ba, yun ang talagang trabaho nila? Magmasid kung may mga threats ba. O ngayon, dito sa atin, may nakita tayong external threats. So, importante na gumalaw yung ating Department of National Defense. Yes. Hindi pwedeng matulog lang sa pansitan. Kung hindi siguro kayo gumalaw, kayo mga Chinese, hindi man din kami gagalaw. Gumalaw kayo eh. Kaya sabi ng, ano, ng DND, the implementation niya of the EDCA is not directed against any country and is in line with our efforts lang to modernize our alliance and enable collective defense and peace. That is the ano, objective, peace. Promote our national interest, protect our national sovereignty, ensure the livelihood and welfare of our fisher folk and communities, and enhance our capability to respond to emergencies and disasters, as well as provide humanitarian assistance. Itong sinasabing respond to emergencies, kasama rito siyempre yung threat of war or invasion. Siyempre, alangan man na hindi kami magre-respond. Di ba? So sabi rito, the DND also contradicted Huang's comparison of Taiwan situation to Mindanao. The whole context niya and rich experience of our peace process in Mindanao, which allowed the participation of the international community. Kasi yun ang sinasabi, mga kababayan ng envoy ng China. Hindi niya ninyo gugustuhin na tulad ng sa Mindanao, yung Taiwan, may makikialam na ibang tao.
Anong hindi namin gugustuhin? Ginusto namin yon. And in fact, pati nga yung Malaysia, ay hinayaan naming tumulong. Di ba ganon? Yung problema sa Mindanao Rebellion and separatist movements. At yung Organization of Islamic Countries, yung OIC. Di ba? Yun ang tinakbon kasi ni Nur Miswari. So, hinayaan namin na may participation ng international community. Mali po yung kwan ninyo. Yung analogy and misplaced po yung inyong argumento. Saka hindi nakabase sa facts. Hindi siguro ninyo ni-research kung ano yung experience namin sa Mindanao. So sabi rito, the Defense Department also reiterated its call for all countries to comply with the rule of law. Dapat ganoon. Thus, we reiterate our appeal to all concerned parties and states to adhere to the rule of law and diplomacy in managing differences. Masyadong naapekto na yung China sa mga pagkilos na ginagawa natin. Eh, no? Masyado silang naaalarma. Yung gagamitan ninyo ng ganyang pwersa. O diba? Yun ang ginagawa ninyo. Eh, nag-establish kayo dyan ng military base sa West Philippine Sea. Paano hindi kami gumalaw? Palalamon kami sa inyo? Ah. Hindi dapat ganoon. China naman kasi ang nauna dyan sa mga ganyang issue na yan eh. Sila yung nanguna eh. Nananahimik tayo dyan sa West Philippine Sea na yan eh. Tapos pinasok-pasok nila yan at inaangkin. Diba? Doon nagsimula lahat yan eh. No? Kung hindi pinakailaman ng China, wala namang problema. No? Iniisip kasi nila, kaya nila yung Pilipinas. Anong bansa lang yan, diba? Eh ngayon, hindi naman siguro nila alam na talagang meron pang mga bansa na handang sumuporta sa atin. Ngayon, nakikita nila na ganyan. Isa ang Amerika, ng Japan, at marami pa na sumusuporta sa atin. At nakikita nga nila yung mga training dito sa atin ngayon, nakasama ang Amerika. Parang naaalarma sila sa nangyayari. Diba? Kaso nga, yung isip nila ay nalalaso naman. Na iniisip nila, baka to, nagtitraining tong mga to, baka sugurin tayo, ganyan, ganyan. Eh syempre, naghahanda lang din kami sa kung ano man ang mangyayari. Hindi lang naman sa China eh, diba? Sa kung ano man ang mangyayari. At least magkakaroon ang mga kasundaluhan namin dito ng magandang taktika sa pakikipaglaban. Diba? Pagkatapos ngayon na nagre-ready kami to respond, nagagalit kayo kung ano-ano yung pinagdadaldal ninyo. Tumigil kayo sa inyong pag-take advantage sa amin. Tumigil kayo sa inyong pambubuli. Walang mangyayari. Di ba? Pag hindi kayo tumigil, di subukan ninyong pumasok rito with all the edcasites in place and with all the backings of the international community with us, Japan, Australia, South Korea, America, France. Tingnan natin kung hindi maghalo yung balat sa tinalupan. Dami. Di ba? So, kayo lang yung kayo lang yung nasa control ninyo. Ang katahimikan rito, nakadepende yon sa actions ninyo. Huwag din yung kaming binabaliktad na kami yung nanggugulo rito. Di ba? Na dahil sa aming mga actions, magkakaroon ng regional conflict. Reactions lang yung sa amin eh. Kayo yung nag-action. Kaya kami nagre-react. Ayun, natating natong hayan ang video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre credits to Sir Dante Maravillas yung nagsasalita, no? Kayo naman talaga, China, ang nangunguna, hindi ang Pilipinas, nananahimik kaming lahat. Di ba? Kung bakit kayo yung paramdam ng ganyan sa amin na inakala nyong mahina kami. Kung yaman-yaman na ng bansa nyo, pati ba naman yung mga pag-aari namin, gusto nyo pang kunin? Mariusip naman, Xi Jinping, gising. Kaya mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.